long weekend holiday. Nandito na po tayo ngayon sa bundok ng pagdiriwang ng Kwaresma. Brother Roland po, mula sa Hand of the Sower, pag-usapan po natin ang Easter Triduum. Madalas pagka pinagdiriwang po yung mga long weekend, ang unang iniisip natin ay ang bakasyon. Alam nyo, ang mga mahal na araw, minsan hindi nagiging exempted doon. Mas una nating iniisip ang bakasyon. Baka pwede namang sa pagkakataong ito, mas tingnan natin yung bakasyon. Samahan natin ang ating Panginoong Hesukristo sa mga mahal na araw na ito. Magandang maintindihan po natin na ang Easter Triduum ay nagsisimula po sa Huwebes, Monday, Thursday, sa pagdiriwang ng huling hapunan ng Panginoon na kung saan ito ay tinatawag na Monday, Thursday galing sa salitang mandatum. Ipinamana po sa atin ang biyaya ng misa, ang kanyang huling hapunan. Pagdating naman ng Biyernes, dito naman ay ganap na ikatlo ng hapon kung kailan ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay na nakabayubay sa krus. Ibinigay po ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating lahat. Saan ka nakakita ng isang Diyos handang mamatay para sa kanyang minamahal? At namatay siya para sa lahat. Kaya nga, matapos halika ng kanyang krus sa panalangin ng bayan, ipagdadasal natin hindi lang tayong mga Katoliko at mananampalataya. Ipagdadasal rin natin yung mga hindi pa nakakakilala at naniniwala sa kanya. At kasama ang mga ninuno ng ating pananampalataya, ang mga Hudyo. Sa darating na Sabado naman po ng gabi, ito yung tinatawag nating Easter Vigil, kung saan magsisimula ang misa sa dilim, pero sisindihan ang Paschal Candle. At matapos ito, babasbasan ang tubig. Dito po natin ipinagdiriwang yung biyaya ng ating binyag. Kung paano si Kristo'y namatay na nag-iisa, sa kanyang muling pagkabuhay, kasama niya tayong lahat. Naging ampuntay ng Diyos. Naging totoo sa ating lahat yung kanyang habilin. Tawagin natin ang Diyos bilang ating Aba. Mga kaibigan, sana sa long weekend na ito, sa halip na magbakasyon tayo, tugunan natin ang ating bokasyon. Sa halip na kasama natin ang ating mga kaibigan at pamilya lamang, bakit hindi natin isama ang ating kaibigan at pamilya para samahan ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang dakilang biyaya sa atin? Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. That's it? Klaro yun. Mas malinaw yun, brother.